Sa tamang panahon at sa tamang lugar, iyan ang sagot ni National Anti-Poverty Commission Secretary Liza Maza sa tanong ng media kung kailan niya haharapin ang publiko, kasunod ng paglabas ng arrest warrant laban sa kanya at tatlong leader ng mga militanteng grupo. Ako, medyo nag-aalala rin ako doon sa aking kaligtasan, sa aking safety. No? I'm taking all the precautions at saka alam ko dahil inaayos naman ng aking abogado yung kaso at yung aming depensa. At in the proper time or proper forum, haharapin ko. Haharapin namin itong kaso na ito. Sinabi niya ito sa kabila ng pakiusap ng Palasyo at ng PNP na sumuko na lang siya at sina dating Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, dating Bayan Muna Representative Saturo Campo at Teddy Casino, kaugnay ng isang double murder case na isinampa laban sa kanila noong 2006. Kaninang umaga may tumawag sa ABS-CBN News na gustong makipagkita sa isang lugar sa Metro Manila. Pagdating sa tagpuan, dinala ang news team sa isa pang lugar at doon nagpakita naman si Secretary Maza. Kamakailan lang ay nagdesisyon ang Palayan City Regional Trial Court na may probable cause ang kasong isinampa laban sa kanila kaya dapat ipaaresto ang apat. Pero ayon kay Maza, gawa-gawa lang ang kaso noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo para ihara sa mga miyembro ng oposisyon noon. This is clearly fabricated. Ayon kay Maza, hindi pa siya sigurado kung may kinalaman si Arroyo sa muling pagbuhay sa kaso, pero palagay niya mga rightist at militar ang nasa likod nito. Sinagot din ni Maza ang tanong kung nakausap na niya si Pangulong Duterte at kung paano na ang NAPSI ngayon. Have you been in contact with the Special Assistant to the President, Secretary Bongo? At sinabi niya na hindi namin alam at hindi rin alam ito ni Boss. Sabi niya ganon. At tumingin siya ng detalye sa akin. And I supplied them the details. Well, I'm still the lead convener of the National Anti-Poverty Commission. I am on leave. Inayos ko naman lahat kung sino yung OIC while I am on leave. Kasi tingin ko hindi naman na rin magtatagal itong kaso ito. Ang Makabayan Block naman sa Kongreso, kung saan dating miyembro si Maza, kinundi na ang panawagan ng Malacanang na sumuko ang apat. The least that Malacanang, this administration can do is to correct this injustice. Kung totoong umiira lang rule of law, dapat matagal nang dinismiss at ibinasura ang kasong ito. No? Hindi dapat ito umabot sa korte. Sa ngayon, pag-aaralan muna ni Maza ang mangyayari sa hearing sa Biyernes kung saan didinigin ng Palayan RTC ang kanilang motion for reconsideration. Christine Sabilio, ABS-CBN News.